Hello mga manay! Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat! Kumusta kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Dahil kung ako naman ang inyong tatanungin, okay naman. So bago natin simulan ng araw na ito, sa mga bago pa pala sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated din kayo sa aking next video. So dito ako ngayon sa labas ng school ng aking anak mga manay, si Fiana. Ayan, kasi ihatid ko yung baon niya mga manay kasi naiwan sa bahay. At saka ipa-register ko din si Phyllis sa kinder mga manay. Sakunin ko muna yung ano niya, yung baon dito ko kasi nilagay sa U-box mga manay. At saka ano na yung Phyllis. Ayan, open muna natin. So ayan yung ano requirements kasi pagpa-register mga manay ay birth certificate ni Phyllis. Ayan. At saka yung baon ni Fiana na iwan kasi. So, i-transfer ko si Phyllis mga manay kasi super bigat na ng bayarin namin mga manay. Lumalaki na yung mga bayarin namin at i-transfer ko siya sa public school. So, ito yung school ni Ate Fiana kasi walang babayaran natin dyan kasi private school ay 2,000 yung monthly ko mga manay. Kaya, magbayad kasi sa private school, may babayarin 2,000. So, hirap ng buhay ngayon at wala na kaming budget pang bayad. So, i-transfer ko siya sa public school kasi wala nang babayarin. Okay lang yan mga manay. Basta importante ay may learning ang bata. So, pasok tayo dito sa loob. Baka naiwan ko yung ano. So, ayan mga parents ng Atsville. Hello! Welcome to my vlog! So, ayan. Pasok tayo dito mga manay. So, ayan mga manay. Early registration para sa kinder to mga manay. Ayan. So, hanapin ko muna yung SBM. Pero bago yan ay ihatid ko muna tong baon ni Ate Fiana. So dito tayo dadaan. So may mga parents na mga manay. Hindi muna ako mag-vlog kasi kakahiya. Andun kasi yung room ni Ate Fiana doon. So let's go. So dito tayo dadaan mga manay. Ayan, klase na talaga. Ako lang yung tao dito na naglihok-lihok mga manay. So makadiskubo tayo so hindi tayo magsaba-saba. Ang klase na sila. Ang klase. So dito yung room ni Ate Fiana. So dito tayo dadaan mga manay kasi hanapin ko daw ang SMB. Ayan, SMB office. So ayan na yung SMB. So this way daw. Saan ba yan? Ay, dito siguro. So yan mga manay, nag-fill up ako ng form para sa registration ng school year 2023-2024 kasi may ano din kasi dito mga manay, screening sa school ni Ate Fiana kasi ano to mga manay, pilot school, so kailangan ipasa ni Phyllis yung screening mga manay, interview ganun at saka spelling siguro, ay hindi siguro spelling, ano mga major lang like mga ships at saka ano, mga kulay siguro o kaya tracing, ganun mga manay, sana makapasa si Phyllis. At i-pray nyo ako mga manay na makapasa si Phyllis para wala na tayong entrance kasi sobrang hirap na ng panahon ngayon mga manay, sobrang ano talaga ang mamahal ng mga bilihin tapos yun, kaya ako sobrang akong nagtitipid ngayon. Hindi ako gumagastos, wala na nga akong ano sa aking sarili mga manay kasi yung nabibigay sa akin ng mga lipstick paganda ay mga bigay lang sa akin. So thankful ako kasi may mga nagbibigay ng mga subscriber. So thank you so much sa inyo. So yun, natapos na ako mag-fill up. So ibigay ko na ito so sa nagpa-fill up sa akin kasi doon sa ano yun, doon ako pumunta sa ano ito eh, sa SMB. Iwan kung anong meaning ng SBM pala. So alam ko kung gusto pumunta ako doon kung kumuha ng form para mag-fill up. So yun mga manay, kailangan talaga tayo. So dito ko na lang siguro pa-school si Phyllis kasi wala tayong babayari naman kasi sa little step ay 2,000 talaga. So sobrang bigat na at wala na tayong budget talaga. So yun mga manay, update ko na lang kayo pag the next day. Hello mga manay, good morning. So ngayong araw mga manay ay Webes at saka continue ito sa aking
video kahapon mga manay na yung pina-register ko si Phyllis sa school. At saka magluluto na ako ng breakfast ulit. Yung pagising natin. So kakagising ko lang ngayon. Ayan yung aura natin for today's video. So ang oras ngayon mga manay ay alas 7 ng umaga. Late yung pagising ko mga manay kasi walang klase si Ate Fiana. So yun mga manay, tagal akong gumising. So yun, magluluto tayo ng ulam mga manay. Yung ulamin siguro natin ay itlog lang. Tapos ilagay natin. May ano kasi ako mga ang tawag nito may bahaw mga manay. Ayan, nakat yung ano ko. Video ko kasi na-loading na naman yung utak ko mga manay kung ano yung Tagalog ng bahaw. leftovers sa English. Ano, pag leftover sa pagkain. Pero bahaw yun sa Tagalog mga manay. Pero yan mga manay ay ipapakain ko sa aso mga manay. Ito yung ano, bahog sa aso mga manay. So nangita ako sa stand natin. So ang stand ko ay ito mga manay. Worth of 50 pesos ay may stand na ako. Dito ko lang kasi nilalagay yung bahaw mga manay kasi kapag may mga natirang ulam namin ay yun ang ulam ng aso mga manay yun. So bigla talaga yung mga leftover na pagkain kasi sa mga hayop na pupunta tsaka sa mga pato, manok. May chika pa ako sa inyo yung manok at pato ay yung tita ng kay Mr. Nag. Ayun mga manay, pasensya na kayo. Ayun, wala pa yung habra na yun kasi dito lang naman tayo sa bahay mga manay. So sa aham na tamo ibutang o diha na lang tamo ibutang mga manay. So dinisin natin ito. Ayun, ayun. Pag umaga talaga mga manay ay wala masyadong tubig. Ayun, napakahina ng tubig talaga. Kasi daming gumagamit mga manay kapag umagang umaga. So linisin na lang natin ito. So dito ako kumukuha ng rice mga manay. Sa Ate Fiana pala mga manay ang tulog pa. So tatlong cup na ganito yung niluto ko. 1, 2, 3. So 3 cup mga manay. 3 cup din yung tubig. So yan lang kasi simple. 3 cup lang yung niluto ko mga manay. Kasi mamayang ano yun na down. Yung camera. Uy, naunsa man yung camera naman sa ubos. 3 cup mga manay. Kasi ano, mamayahan to, di ba? Mamayang afternoon to mga manay, mamayang tanghali ba? So, dahil 3 cup na rice, 3, ano din, 3 cup na tubig, ayan, mga manay. So, ayan, nagdungo-dungo ako mga manay kasi wala tayong para makita nyo yung toto ko mga manay, makikita nyo. Kasi alam niyo mga manay, hindi talaga ako nagbarbara pag dito lang sa bahay talaga kasi hindi ako comfortable mga manay. Nasisiktan talaga ako. Saka nasanay na din ako na wala ako. Hindi ako nagbarbara. Hindi ako magbarbara talaga. So yan, kung linisin mo lang din mga manay kasi ano yung mga may mga madumito, alam niyo na yan. Kasi galing yan sa galingan. Ito ay 3 cup na ano, rice, o 3 cup din na tubig, yun. Yan lang, napakasimple lang magluto mga manay. Diba? So, ilagay na natin ito sa rice cooker. Yan mga manay, na ano ko na na-cook. So, ang ulam natin mga manay ay mag-ano tayo, mag-itlog tayo ngayon. Ayan yung itlog ko mga manay. O, ito ay itlog to ng alaga kong manok mga manay. Saka nagloading man ko karong buntaga mga manay. Uy, kasi ayoko muna magluto mga manay. Ayan yung dito ako nagluto ngayon. Ayan yung ano natin, gasol na katikangkang na yan mga manay kasi ayoko nang gumamit kasi hindi na ako bibili ng gasol. Napakamahal kasi talaga mga manay, ang sakit sa bulsa. Ayan, at saka ayoko nang mag-gasol. So ngayon tinatamad man ako magluto kasi may panahon talaga mga manay na tamarin tayo. Yan, at saka rest day ko ngayon. Char, may rest day pero maglalabad ay ako mga manay kasi madami na naman tayong labahin. At saka kagabi ay nagtupi ako. Palagi pag dito lang tayo sa bahay mga manay, dami talagang gawain. So ang dahil tinatamad tayo ngayon, mag-ano, naglagay na lang tayo ng itlog dito mga manay. So yan na. At least makatipid din tayo ng
kahoy mga manay, naluding naman ako magsalita. Uy, ano ba yan? So, dito tayo mga manay, may papakita pala ako sa inyo. Sobrang talaga akong nalungkot kasi yung bird ng aking mister, umagang-umaga mga manay, kasi kanina nag-check muna ako dito kasi alam niyo naman yung likod namin ay palaging may mga dahon na nahuhulog. So, pag-check ko dito mga manay, sobrang nakakalungkot talaga mga manay, hindi pa itong alam ni mister. So, yung bird niya mga manay ay nakatakas, ayan. Nakatakas talaga sa kulungan mga manay. Kakalungkot kasi na love na din namin to. Naging part na din to ng buhay namin. Ayan, nakatakas mga manay. Iwan ko kung saan napunta. Ayan yung mga balhibo niya. Dito siguro pumasok. Ayan. Dito pumasok. Dito lumabas. Ayan mga manay yung balhibo niya. At ayan, mahulog. Siguro pinilit niya na lumabas dito. Ayan, lumupad na. Ayan, sayang naman kasi magandang bird naman yung nakita ng aking mister sa station nila doon sa San Luis mga manay. Ayan yung ano niya o pagkain. So sayang naman talaga mga manay. So ayan na naman yung mga dahon mga manay. Kada umaga talaga ako dito naglilinis. Ayan, wala. Kada umaga tayo nagmawalis dito at yung atsal ko mga manay, yung plano ko na itatanim. Ayan, tumubo na. Itatransplant ko to talaga mga manay. At saka wala tayong area talaga. So sabi ko sa inyo, ilagay ko dito. Matatabunan tong mga isda na maliit ni Mr. Jan sa ilalim. Yan ang daming mga dahon mga manay. O diba, magwalis na naman tayo dito. O, umagang umaga mga manay. Ganyan din yung trabaho ko. Magwalis dito. Maghatid pa pala ako kay Ate Fiana sa school. Tapos si Phyllis ay papakainin ko. At saka pagkatapos ng gawain sa bahay ay dito na naman ako magwalis. So yun, at saka yung mga ano natin sa labas natin, tingnan natin. Ayan, yung ano natin mga manay. Ganito lang yung simpleng buhay ko mga manay, araw-araw. So gusto ko talagang mag-daily vlog mga manay kasi sayang yung ano revenue para makatrap tayo sa ating pamilya. Ayan yung mga bulaklak mga manay. Ayan, healthy na sila mga manay kasi nga nag-umulan kagabi. Ayan. So, nasira talaga yan kasi, ano, umuulan, mainit. So, ay, may isda na nagbaligya. Nawala pa mang kuy-kwarta, kuya. May baligya, may nagtitinda dito na, oh, kang ganda, oh. Wala mang kuy-kwarta, oh, sunod na lang. Paiswildo. So, yan, ang ganda ng isda nila, mga manay. So, ayan, yung bulaklak ko. Nasira kasi ito sa napakainit na panahon. Ayan. So, may isda na nagsuroy-suroy mga manay, pero hindi ako bibili kasi wala akong pera. Wala pa ang pera, wala pa tayong sweldo at wala pang sweldo si mister. So, yun, tiis-tiis muna tayo. Yan, ganyan talaga mga manay, magtiis-tiis talaga. Sanay naman ako sa hirap mga manay. Pero yung mga bata ko ay sinasanay ko na mag-ano din, mag-adjust at mag-adapt sa kahirapan ng buhay. So, hindi ko na sila ini-spoil. Kung anong meron, yan lang mga manay. Pero gain talaga magsikap talaga tayo para maano sa mga manay. Makuha natin yung mga gusto. Ganun yun talaga mga manay. Pero ang importante ay walang sakit. Healthy tayo. Yun mga manay. Yun naman talaga ang importante sa buhay. So yun, maglinis na tayo. Tsaka talaga at tsaka yan. Madami tayong linisin dito kasi dito ako nagbubugha ng kahoy mga manay. Ayan, magbili tayo ng mga kahoy yan. Ito ay mataas to mga manay. Tapos, pinutol-putol ko. At ayan, hindi. Naitim na yung kaha natin. Tsaka, yung chinilas pala mga manay ay pinutol-putol ko para ito ay ang sisiga. Magmadali yung sisiga ba? So, yun ang ulam natin. Yung itlog nga. Yung tatlo yung nilagay ko kasi kay Ate Fiana, akin, at saka kay Phyllis. So yan, hindi ko pala siniradaan yung gate. So maglinis na tayo mga manay. At saka maglalaba din ako. Yung mga manay. Yung mga, thank you pala sa mga hindi nag-skip ng aking ads. At saka salamat talaga sa mga nag-subscribe na galing sa kay Ate Aileen Calif. So yun, ito pala yung mga labahin ko mga manay. Oh, so 1 week to. Ayan, dalawang ano na talaga. So yan, maglalaba tayo. At saka ayan yung isda ni mister. So papakainin muna natin tong isda mga manay. Dito kasi nilalagay ni mister yung pagkain. Ayan.
Ito. Ayan, pakainin muna natin. Ayan. Ayan, diba? Hala, hindi siya lumutaw kasi sa ano kasi ito mga manay? Sa bird? Ubus na kasi ito yung pagkain ng isda. Ayan, sa bird. O, kawawa naman yung bird. Nakaalis siya. Iwan ko ba? Siya napilit na umalis. Yan yun talaga, mga manay. May mga ano, may mabagay talaga na iiwan ka na lang bigla kahit hindi mo alam kung ano yung rason. Charot, pahugot si manay. Walay angay, mga manay. Ay, so yun, mga manay, maglinis na tayo dito kasi umagang-umaga. So yun, mga manay, wow, malaki ang stand. Yan, yan. Umagang-umaga, nagluluding si mga si manay at naghuhugot. Pero hindi alam kung hugot ba yun. Yun, maglinis na tayo dito, mga manay. Kasi yan talaga, yan mga manay. Man, bumili pala ako ng, ayan yung tinupi ko, mga manay, kagabi. O, palagi na lang tayo nagtutupi dito, yan. Bumili pala ako, mga manay, ng ito, mga manay, o, sa Shopee. Bumili ako kasi sabi nila, pag gumagamit ka daw na ito, at saka it, yan, mga manay, ay nagpapalaki yan ng electric bill. Kaya ito ay makasave tayo kasi 11 watts lang daw yan. So, nakasave tayo ng, makasave daw yan ng kurente. So, yan ang binili namin. Ayan, ako lang yung nag, ano yan mga manay, combination, ang tawag yan. Ayan, ayan, nag-loading na naman si manay nyo. Uy, basta ako yung nag-kuan-ani mga manay, combine-combine ba? Kasi, sa Shopee yan binili. Tsaka, ang halaga niyan mga manay ay 300 pesos ata. Yun, 300 pesos lang. Pero malakas naman siya mga manay. Tsaka, steady lang yung hangin niya. Ganun. Tsaka, malakas. Okay lang naman kasi hindi naman siya, ano, parang matagal din masira mga manay. Strong din siya. Char, strong. So, yun. Kaya, yan binili. Kaya, mag-sib-sib tayo. Gagawa tayo ng paraan para makasib-sib tayo mga manay. Kasi, sobrang mahal na talaga ng mga bilihin. Ang laki ng mga bills. Yung kurente, tubig. Super laki talaga dito mga manay. Iwan ko ba? Imbes kay naghihirap na yung mga tao, lumalaki din yung mga pangangailangan. Lumalaki din yung mga presyo ng pagkain, ng mga presyo ng mga bills. So, yun. Kaya, ako, sobrang tipid-tipid ko. Pero, kaya ang mga manay, hindi na ako bumibili para sa aking sarili, para na lang sa aking mga anak talaga. Focus sa mga anak, tsaka paminsan-minsan bibigay din ako ng pera sa aking mga magulang. Yung mga manay, kapag may ano tayo, pera talaga, malaking pera. So yun, madami tayong mapagbigyan kasi maaawain talaga ako mga manay yun. May, pag may extra ako, nagbibigay ako yun mga manay. So, siguro dito ko na lang muna i-end ang aking vlog. Thank you sa mga nanood. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated din kayo sa aking next video. See you in my next vlog mga manay. Bye-bye and God bless. Ingat po kayo parati.